everyone, kumusta po sa inyong lahat? Nanay Jen is here. Mga kamami, yung bago naming sasakyan, binili namin noong December 29, 2023. So ang sabi sa amin nung binili namin yan ay ang title at saka yung license plate ay 45 days. Pero wala pang 30 days, dumating na. At ito yon. Ito yon. See? Ang bilis dumating, wala pang 30 days, ha? Ayan. At ito naman yung title ng dahil binayaran namin, no, mga kamami, ng cash. So, ang bilis talaga dito. Ganito po sa Amerika, mga kamami. Paperworks ay mabilis po. Hmm? Yan po, kaibahan, no? Ganon po dito. Mabilis. Wala pang 45 days. Pero sabi sa amin, 45 days daw. Pero wala pang ang 30 days, dumating na. Etets na. Etets. Ayan. Ang registration kaya. Okay. So, ayan na po mga kamami ang aming... Ah, kasali pa lang registration mga kamamers. Etets. Ito pala. Kasali na ang registration. So, si Daddy Tim na ang bahala nito mamaya, mga kamami. Hindi ko lang ipakita sa inyo. Pero ito na yun. Ito na yun, mga kamami, no? Mm. So, dumating ka agad ang plate number. Mm-mm. See, mga kamami, ang bilis. Mm. Ang bilis dito, ha? Yan po ay prueba. So, ito naman ang title niya. So, pwede nang ibinta. May title na, no? Joke lang, mga kamami. So, ipatago ko to kay Daddy Tim nang dahil... See? Title na itets. Title. Tingnan natin. So, pag ibibinta mo, kailangan mo talaga ang title. Pero hindi yan ibinta, mga kamami. Kaya nga binili namin, eh. So, ayan po, mga kamami. Ang bilis ng dito. Wala pang 30 days, dumating na ang license plate. Mm-hmm. O, diba mga kamani? So, ang bilis talaga. Ganito po dito. Talagang, pag paperworks ay paperworks talaga. Biruin nyo ba, 45 days ang sabi, pero wala pang 30 days, dumating na. Ganon din sa pag nag-passport ka, ang sinasabi ay 15 days. 15 days, pero actually, mga kamami, wala pang 15 days sa akin. 5 days lang dumating ang passport ko. At hindi ka na magpila-pila kung saan-saan. Pumunta ka lang sa post office dito. Kumpleto yung yung requirements mo. Sila na ang bahala, yung taga-post office. I-check nila yan. Tapos, kumpleto. Yan, sila na ang bahala. Antayin mo na lang sa mailbox mo. Katulad nito, mga kamami. Pinadala lang. Hindi ka na pabalik-balik. Pwede ka na pabalik-balik. Oy, nasaan na yung license plate ko. Ito, darating na lang sa mailbox o kukurin mo na lang doon. Diba? O, ang bilis. Bonggesyos. Hello everyone! Kumusta sa inyong lahat? Sunshine dito. Pero malamig pa rin mga kamami, no? So, kami magala-gala na naman. Igala na naman kami ni Daddy Tim. Masipag naman si Daddy Tim. Mag-dra-drive sa amin. Kasi yung isa gustong kumain sa Cracker Barrel. Ayan, oh. Mama, asa mo niya? Okay, come on, go inside. Ala, sige, Bera. Ala, Bera, Daddy Tim, Bera. Bera? Si Bera, Daddy Tim. Bera. Hi, Bera. Hi, Bera. Alright, Daddy. Where are we going, Daddy? We're gonna get some lunch. See, mga kamami. Mayroon namang lunch dito sa bahay. Gusto lang talaga naming maglakwatsi. Ganito kami mga kamami. So, family is the most important talaga. Family, bahalag. Pagbalag, mga kamami? Basta magkasama ang pamilya. Ayan, ang aming baby love right there. Hi, baby love. Hiya. Hiya daw, hiya. Hayang. Hayang mga kamami, hayang. Hayang si Daddy. So, nandito na kami. Papasok na kami sa loob. Ayan, kasi nga, gusto daw niyang kumain dito, mga kamami. Alam ko, mga kamami, kung bakit gusto niyang kumain dito. Because, may mga laruan na binta dito, mga kamami. Alam ko, gusto yan niya mag-shopping.
ng laruan. Pero okay lang ka, mami, as long that our bugoy-bugoy is, wait, come here na, mami. Happy. So, dito ay magdubbing na tayo, no? Alisin natin ang sound nila dyan. So, kailangan purong-puro ang sound natin. Ayan po si Daddy Tim. Tumitingin-tingin siya ng mga upuan. Nang dahil nga naman, ang presyo ay nakakalula talaga. Very simple lang talaga yung upuan na yan, pero nakakalula. At binuksan na niya si, ano, si Matthew. So, sa restaurant na yan, mga kamami, mayroon talaga silang fireplace. Ayan po. Kasi yung restaurant na yan ay parang yung sinaunang panahon pa. Ayan, mayroon din silang kawali. Ang ganda ng kawali, mga kamami. Parang ang sarap pwedeng sabihin. Akin na lang ito, kung pwede. Ayan po ang dekorasyon nila sa restaurant na iyan. Mga ano siya, mga kagamitan noong unang panahon. Tapos, totoo talaga yan na ano, na apoy, no? Kasi, ano, kahoy talaga. So, yan, naalala nyo pa ba yan, mga kamami? Yan ay lampara. Lampara ba yan tawag sa atin? Meron kaming ganyan noon. Yan ang ano namin hanggang ang umagahan, kasi kami noon wala pa kaming kuryente, nasa ilalim kami ng kalubian nakatira sa Niyugan. So yan po ang ano namin ginagamit ng pang-ilaw. So nakikita nyo yan, ang kanilang mga dekorasyon ay mga gamit pa noong sinaunang panahon, mga kamami. So yun po ang ano ng kanilang restaurant dekorasyon. So yan po, dumating na ang aming mga order. Si Daddy Tim ay nag-order ng isda, coleslaw, at saka mashed potato. Ako naman, chicken. Pareho kami ni Matthew. Kaso lang si Matthew ay mac and cheese, french fries, and chicken. Ako naman, chicken, at saka yung ano, yung gulay at baked potato. Mm-hmm. So, pagkatapos namin kumain, pumunta muna kami dito at tumitingin si Matthew ng mga laruan kung mayroon siyang magustuhan at gusto niyang bibilhin. Ayan po, maraming laruan dyan. Kaya yung bata na yan ay gustong-gusto niyang pumunta dyan kasi minsan makahanap siya ng gusto niya at madadala niya pa uwi. Pero dito, mga kamami, wala po siyang napili. So, pumunta kami ng ibang store. Parang may mabili ang bata na yan. Ayan na, mga kamami, ang mga laagan. Hindi nakahanap ng laruan si Matthew doon. So, magpunta kami ng ibang store. Daming magagandang car, mga kamami. Ayan, no? Ito, mga kamami, oh. Love the color. White. BMW. Hello, hello, everyone. Ang gagawin po natin ay magluluto ako ng sprout. Ayan po. Meron akong sprout dito at saka garlic. Haluan ko ng konting hipon. Meron tayong onion leaves and bell pepper. Pang ano, sa lasa, mga kamami, kasi manamis na miss yan. Okay, let's go! So ito, nagpainit ako ng kunting mantika. Kunting-kunti lang talaga, no? Para lang maluto ang ating mga spices. Oh, ang bango! Ang bango! Alright! Pagkain ko maging golden brown. Golden brown ito, mga kamami. Napakadali lang ito lutuin. Ay, kahit pipikit ang mata natin dito. Sa mga nanay, katulad ko, ay naku, mikus-mikusin lang ito. Yan, ilagay na natin yan. Agoy, mga kamami. Ang bango. Super bango. Yan. Kasi binili ko ito, mga kamami, itong sprout na to. Kailangan talaga lutuin kaagad. Ayan. Ilagay na rin natin itong ipo natin. Ayan. Pakpan muna natin, mga kamami, no? So, lalagyan ko rin ng parsley at saka oregano. Parang mas mabango talaga siya. Malinamnam ang lasa. Ayan, madali lang itong maluto, mga kamami. Ay, sobrang dali lang talaga lutuin. At ngayon, ilalagay na natin ang ating sprout. O diba, mga kamami, pag maluto ito, konti na lang yan. Alright! Ngayon, takpan natin. And of course, mga kamami, dahil nagpunta kami ng store, ng Asian store, so bumili ako ng napakalabo na kalabasa
at may mango. Maganda ba kaya itong mango na to? Parang nangitim. At saka mayroon tayong salted seaweed, no? At of course, mga kamami, yung pizza, hindi talaga pwedeng kalimutan yan pag ako ay nagpunta sa, ano, sa store, Asian store. At of course, mga kamami, yung sampalok natin na green, binasa ko na talaga na sour. Ayan po. At mayroon tayong pusit, mga kamami, no? Pusit. Ang si Daddy Tim naman ay ito lang ang, ano ba ito? Mocha green tea man ito, mga kamami, ginger. Ayan po, gustong-gusto ni Daddy Tim yung tea na itips. So ngayon, tingnan na natin, no? At timplahan natin. Nilagyan ko na ito ng asin kanina. Agoy. Agoy, mga kalami. Kanami man, gid. Lagyan natin ng Himalayan salt. At ngayon, maglagay na rin tayo ng kunting asukal. Instead na bitchin, mga kamami, ang ilagay natin ay kunting asukal lang siya. Wala na, mga kamami. Tapos na ito ngayon. Aboy, kayami. So, ito na, mga kamami, ang ating sprout, no, na munggo. Sprout natin. So, ayan, kakain po ang Nanay Jean. So, ito, mga kamami, meron akong kunting chicken dito, no? Yung chicken wings. So, ito ang ano natin. Ayan. So, ngayon, kakain na ang Nanay Jean. Meron tayong tuyo dito. Tuyo, mga kamami. Tuyo, mga kamami. Oh, diba? So, ito na yung ano natin, yung ulam natin. Hala, sige. Kung magtatanong kayo, mga kamami, asan si Daddy Tim? Actually, kakakain lang namin galing sa restaurant. Nung dumaan nga ako sa Asian store, bumili nito, kaya niloto ko kagad, eh, kakain na naman ako. Busog pa yan sila. Matiyo, kumain ulit yung leftover din niya, kumain. Pagdating namin, niyayaan ko lang, mga kamami. Okay. Dagkuha sa hungis sa inyong nanay. Ang gahit mo ng bulad. Food is life. Siyempre, mga kamami, bumili ako ng tawgi, so tutuin at tikman kagad. Ang tigas yung tuyo ko, mga kamami. Tinustid ko kasi. Nagkondyo kong hit, mga kamami, bakit kansi.
Pagkahuman mga kamami, maligo. Mm. Nahulog.